nakita ko nung nakaraang araw, ngayon ko lang nabalikan. Nakita ko nung nakaraang araw, ngayon ko lang nabalikan. Ito yung kanina, hindi tayo makapasok kanina. Yan o. Kunin na natin kasi paubot na yung bunga ng tubo ngayon. Ibabad natin to sa suka para mama-stack natin. Thank you.
So yun mga kagre, ito na yung ating parang binoro na tibig. So kaya ko ginagawa to kasi ito kasi pagka na-stock hindi siya masisira. Unlike nung lagay mo sa rep. So ito kasi pwede mo siyang ihalo doon sa luluto ng gulay. So isama mo siya sa pag-isa. And then pwede mo rin kainin diretso. Kaya ko ginagawa mga kagre, kung nakikita nyo kanina, binabalatan ko para lalabas yung dagta. At saka pinakuluan ko para medyo ano siya, yung dagta nga ay mawala. So ibig sabihin nung pagka dagta kasi mapakla. Kasi mapakla talaga to pag diretsuhin mo kainin na may dagta. So inaalis natin yung dagta. Pero hindi naman lahat talaga maalis. At least almost mataas na percentage na makukuha mo yung kanyang dagta. Kasi yun ang nagdadala ng pakla. So ngayon, pag tikman mo to ay hindi na siya masyadong mapakla. Pwede mo nga i-ano sa ito. Kahit ano lang asin. Hindi na siya ano. Hindi na siya masyadong mapakla. So yun nga mga kagre. Disclaimer lang muna tayo. Hindi tayo eksperto. So kung ano yung mga nakikita nyo sa akin ay palagi sinasabi ay sarili kong karanasan. So experience. So yun mga kagre at hindi ko sinasabi na gawin nyo to. So pinapakita ko lang kung anong pwedeng gawin sa kanya. So yun lang mga kagre at disclaimer at hindi tayo eksperto. So mas mainam na magtanong tayo sa mga eksperto. So sinasabi ko, huwag ka nanibago ka ay pakla talaga. So kaya binabawatan natin yung pagiging mapakla niya. Kaya yun ang nagawa natin, sinusugatan o binabalatan. Hindi naman lahat kasi yung balat, sayang din kasi yung nutrients kasi nandun sa balat. So yun mga kagre, maraming salamat ulit sa inyong pagsama sa kunting vlog natin sa ngayong araw na. Ayun, maraming salamat at magandang araw mo.